Mineski's turn to pick. Dire team pick. Phantom assassin. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Mineski's turn. Lion. The finger is real. Welcome back, mga sir. Dito sa Lupuan WXC. Maganda umaga sa inyo lahat. 1:37 AM na. 10 seconds remaining. Yes, and ito nga, second game. Neto nga, C versus remaining. China. So tama. Ito na. Ayan ang drafting. Wow, so tiny pick for the side ng Mineski dito. Yes. Shout out po kay Boss Reb. Yes. Magpapa-SB daw siya after nito. You know. Star buko. Magnus for Grimstroke. Phantom Assassin and tiny so Mineski. They're meron silang all-around draft with the Magnus Phantom Assassin. And for the side naman ng EOM dito, Pangolier na naman. Lion, undying. So meron silang burst damage with the Finger of Death. Mm-hmm. Tama. Napakasakit niyan. Napakasakit, no? Mm-hmm. Lalo na pag nakakuha na siya ng madaming kills. Charges. Oh, yung charge. Sobrang sakit na niya para. And enough nga yun para ma-shutdown dito yung supports ng Mineski. Pero Mineski dito meron silang combo yung Magnus plus Phantom Assassin na napakahirap ma-counter. May Grimstroke pa. Oh, especially pag yung early hindi kayo nag-dominate. So magiging mas effective itong Phantom Assassin plus Magnus. Dama sa E-Home, talagang pinush nila pa rin eh, no? Yung Pangolier. And undying nga for the laning, maganda siya sa early. With the decay, diba? Talagang ubos ang HP mo dyan. Yung, tama. Stacks na makukuha dito undying. Medyo magiging maganda yung leaning. Lalo na o strength, hero ka. Oo. Mas mahirap yun. Pag strength ka. So, shoutout sa inyo lahat dyan. Ayan. So, E-Home DPC ranking natin. Ayan. Mga so, rank 8. No? Oh, rank 8 sa DPC. Oo, pasok sila for now. Pasok sa Bloodstone. Itong E-Home para sa upcoming The International 2019. Natayan yung mga achievements sila. Yes. So, they are 5th place sa Chongqing Major. Oo, plus yung most pick heroes nila, pasok dito yung undying. Talagang pinick nga. Ito na nga, E-Home. Pati so, ano, yan. Undying nga, no? Oo, undying. Talagang isa to sa mga signature heroes nila sa team. Tapos may Lion sila dito na magandang pan-disable for the Phantom Assassin. Yes. And the Timbers of Pick naman. 10 seconds so, remaining. Uy, magandang pick to against ano ah, Phantom Assassin dahil nga right clicker itong si Phantom Assassin. Pwedeng-pwedeng manigate yan ni Timbers of with the charges ng... Bakit? Wala. Ano nga yung ano to, skill ni Timbers of? Yung reactive armor. Ah, reactive armor. Yun. Sarap kaya mag-team burst, Shoutout po kay Mau! Ayan, si Boss Mau. No, kanina, nakasama mo si Mau. Oo. Diba? Saglit lang. Magaling. Malupit. Saglit, no? Dapat isang series, no? Sandali. Siya magpa-play-by-play, no? Shoutout po ka pala kay Mau dyan. Yes. Na tamang gawa lang ng graphics. Oo, all around slash yan. Slash analyst, all around. Oo. Naglilinis pa nga dito eh. Oo. Pag walang ano, imagine. Pag walang tao, naglilinis yan dito mga sir. Oo, hindi nyo lang alam. Ganyan kasi pag si Mau. Tama. Minsan pa nga, nagigib ng tubig yan nung wala ng tubig. Water sa 319. Kumuha grabe ng tubig. Naman. Kumuha ng tubig. Oo. Pinuno yung pool. Pinuno yung pool. Solid. Lupit daw, sabi ni Michael Koreshe. Oh, lupit. Tama ba? Sabog. Sabog ko. Ayun, lupit daw. Ano lupit nyo rin, syempre. And Fred Nipyang, 23. Sarap naman ang titignan, boss. Si Tita Alec ano yan. Ba yan? Ano? Ano ba yan? Tamang trabaho lang tayo dito. Tamang trabaho lang tayo dito, di ba, Lai? Tamang lang. Kas lang. Oh. Para sa inyo. Mm. Okay.
Shoutout kay Ped Prednipiang 23. So, last ban ng iyong. We will see. Sino kaya ibaba nila dito? Pwede sila magban ng mid laner for AS, I mean Moon. Tama. Yung pinipick ni Moon na madalas. Sino ba mga pinipick tingin mo na ni Moon na madalas? Oh, I think pwede siya ulit mag-pack. Pero open nga siya. Pwede. Pwede sila mag-pack, no? Last pick. Uy, Luna. Maganda rin na pick to for the side of Eom. Pwede nila ma-burst agad dito yung Phantom Assassin. Oo, ang dami na lang burst damage, no? Kung walang BKB, oo. Ngayon. Nakapakat, eh. Oh, Mineski, kailangan na lang isang magandang counter pick against nga dito sa lineup ng Eom. So, ano kaya? Mid laner, no? Kulang. 10 seconds remaining. Pwede. Oops! Batrider! Naku, ano yan? PA mid or Tiny? Ah, pang-counter sa Team Burso siguro. KP will be the Batrider. So, Magnus mid-tiny nga. Magiging position 4 dito ni Fevi. Yes! So, tatapatan ata ah. Kailangan mag-adjust dito ng Eom. Kailangan itong Team Burso, hindi niya malane itong Batrider ni KP, if ever. Dahil, pero mukhang Luna naman yung malilinan dito ni KP. But we will see. But Rider, maganda nga rin ngayong meta na to. Ginamit siya ng TNC nung West G para manalo sila against Skin Gaming. But Rider ni Riven. So, makikita natin. Pause 4, no? Ganda. I mean, nung naunang tournament. And, yun nga, But Rider, napakaganda sa laning yan. Especially, kapag, on point yung pag-spam mo ng sticky napalm. Lalo na pag melee heroes. Pag melee, mas mahirap. Oo. Downside naman ito pag spammer din yung kasama mo sa lane. For example, sino bang magandang spammer na support? Ito, yung si Innocent sa Undying. Diba? Plus yung ito nga, disable ng Lion. Hindi, I mean yung kasama ni Batrider sa lane. Okay. Oh, kasi easy ito, magic stick ka dun eh. Oh, Pylai diba? Dali siguro. Easy magic stick ka dun. Ang daming papasok na magic stick sa'yo. And maganda siguro pag nagsama si Febby and si Ajit sa lane, diba? Mas maganda yun. Tingnan natin, pero pag kasi Magnus, Phantom Assassin, yung problema ni Magnus, hindi, sobrang hina ng kill potential niya sa lane. And hindi niya maboboset yung opponent. Tamang ano lang siya, tamang bigay lang siya ng empower sa lane. So, depende sa strategy ng Mineski. Shoutout po sa inyo lahat. Kay G, ayan, si G. OG. Shoutout sa'yo. OG nga, speaking of OG, nandyan na. Si Ana is back. Yung kapatid ko, si Ana. Yun. So, hello kay G. Ayan, G, hello. And sa lahat ng mga nanonood ngayon, second game, Mineski versus Eom. Mineski nga, 1-0 na sila. So, ayan. And speaking of Mineski, Fevi sa kanya Magnus, Spylide on the Grimstroke, Moon yung Tiny. Ito naman si Ajit sa kanya Phantom Assassin, and si KP sa kanya Batrider. Yes, so Eom naman, China Team, Innocent sa Undying, ASD sa Timber, so Destiny, Lion. Thank you sa Pangolier again and never end naman ang Luna. Oo, kita mo naman yung zombie dito, umaapoy. Diba? Meron siyang gem eh. Ang galing naman. May pa-effects effects. Saan ba yung gem niya dito? Ito, Burning Doom. Galing oh. Lupit to. Galing no? Gusto mo ganyan? Bili ka. Gusto mo magkaga. Grabe, inunahan niya. Oh, inunahan. Pinrases ko pa eh. ESD nga will be the mid lane dito against Moon on the Tiny. Ginagamit din ni Moon to eh. Si Tiny. So, Never End. Titingnan natin kung magic type ba dito si Never End. Ah. Tingin ko magandang magic type eh. Kay Luna ngayon. The battle begins. Dahil meron siyang talent. Ito, yung 0 minus stun, tapos Lucent Beam damage, Lucent Beam cooldown, tapos plus 300 cast range. Pero tingin ko mas maganda yung Yung heater type, no? Heater type talaga. So, we will see. Kasi maganda yung composition dito ng Eom. Pwedeng ito si Pangolier ni CQ, pwede siyang mag-heater build. Maelstrom into Diffusal Blade, tapos Abyssal Blade. Tapos ito naman yung magiging tanker nila Team Burso. Tapos itong si Never End.
yung magiging burst damage nila dito. Para pang compensate doon sa Finger of Death ni Destiny. Mm-mm. Pero titingnan natin, Ajit. KP naman, kaling dito si Sinkyu. So, hindi sumama sa lane dito si Febby, ah, kay Ajit. Yes. So, sumama dito si Pailai Dai. Oo. Para merong pang spam dito sa lane. And hindi mahirapan masyado itong Phantom Assassin. Para nahaharas pa din kahit mahiharas gaano itong side ng iyo. Yes. Uy, meron na double decay. Ajit, delikado mga sir. Ayan na nga yung Stroke of Fate. Pero tamang harassment lang. Tamang ubusan pa lang naman dito ng consumables itong both teams natin. Yes. Less than 1k golded para sa Mineski. Mid lane, tingin mo. Sino lalamang? I think balance lang. Pero konti siguro itong si Tiny. Kasi medyo counter yan, di ba? Yung Tiny. Kagaya sa team mo. So, tingnan natin kung anong build dito ng Timber. So, we will go for Whirling. Ano ba ta? Whirling Death tsaka Reactive Armor, no? Pero top lane, ha? Surprisingly, KP nahihirapan dito against Sinkyu. Oo, eh. Napangulier nga. So, last hit dito. Last hit wise, lamang si Moon sa ngayon. Dahil mababa pa yung levels dito ng both heroes natin. Pero mamaya, mahihirapan na lumain dito si Moon, ha? Pag na-max na dito ni ESD yung Whirling Death niya. Yes. Wait, the toss back? Yun nga. Yung tsaka delikado dito yung para kay Moon, mana dependent kasi yung ano eh, yung Tiny. Oo. So we will see Ajit nabigyan ng decent harassment dito na mukhang maganda yung pinapakita dito na Ihome. Oh, medyo nagbabawi sila in the early game. Bumabawi. Kanina kasi talagang hindi masyado nag-work yung strategy nila, pero ngayon iniba na nga nila. Winasak yung puso ng Ihome kanina eh, no? Tama. So we will see now, 2 minutes onto our ball game. Ajit, hinahanap yung last hit, pero grabe yung ano, harassment. Oh, harassment at the same time, yung control. Oh, yung ni never end sa mga creep wave dito. So Ajit nga, hindi siya makakuha ng last hit dito. He got one last hit, mga sir. Grabe, yung pahirap, no? Grabe, no? Oh, yan nga yung maganda nga pick para sa Ihome, yung undying signature hero nga nila. Yun. Medyo effective siya. Medyo effective, no? Early. Effective talaga. Hindi siya medyo, no? Oo. Sobrang ganda ng undying pick. Tamang boost kasi. Yung decay. At the same time, yung impale dito ni Destiny. Nakita na nga natin yan. And now the Hex on to Ajit. Wala pa siyang Blink Strike. He will die. First blood makukuha ng Ihome dito. Oo, the chain stun, no? The chain is able. Imba, no? Imba yung Lion na, no? Yes, and maganda yung decision dito ng Ihome na tumapat na nga sa baba. Oo. Para mapahirapan itong Phantom. Yung Lion din, mga sir, isa siya sa mga maganda support this meta. Because sobrang aga niya mag-online. Kita naman natin kanina, level 2 pa lang yung Lion. Nakakuha na agad ng first blood dito yung Ihome because of the Hex and Impale. Then mamaya, late game, hindi naman siya mawawala ng impact dyan. Like, unlike yung mga ibang supports, like Winter Wyvern, Shadow Shaman, di ba? Tama. Kasi meron na Finger of Death dito yung Lion para sa Eric. Di ba? Favorite mo? Lion? Lion Lord yan. Pero abangan nyo kami sa London, mga sir, dahil ang susunod na major London natin will be Disneyland, Paris. Paris sa France. London yan. France yan, bali. Ah, sa France. Sa France ba yan? Oo nga pala. Oo. Nagulat ako sa iyo. Sorry. Oo, ayan. So, ito pala yung London. Ay, tama ba? Ano ba? Paris sa France yun. Ah. So, talaga. Paris, so, France. Oo, Disneyland. Tama. Disneyland, yes, mga sir. MDL natin, guys. Abangan nyo sa March 28 na yan. Okay? Sa katapusan na. Oo. So, abangan nyo pa rin dito sa Nemo TV channel natin. Yun. Sarap. Sarap talaga doon Disneyland. Pupunta ang Lupon. Joke lang. Pero in a sense, delegado yata dito. One more reglic, but there's the impale. On to the Grimstroke. And now, Lucent Beam. Hindi pa nga patay yung Innocence. Pero mapapatay na siya dito ni Ajit. 1-for-1 yung score. But here goes again the Lucent Beam. Napakakate. Oo, at sayang. The early game. Oo, naka-abba na to si Ajit eh. Mag-blur na sana siya. Pero yun nga, the normal attack dito ng Luna, napakabilis. Napapahirapan to kill him. Itong Mineski, no? Yes. Grabe naman. Maganda yung bawi dito ngayon sa early game.
ng e-home para nga, tingin ko mga kaya naman nila eh, palagan talaga. Dahil e-home, isa nga yan sa top teams ng China. So, palag-palag naman talaga. You know? So, innocence, naparotip na. Tamang tanim lang ng wards, no? So, alam na nila na na-shutdown na dito si Ajit eh, no? So, magro-rotate na dito, tapos na yung problema, tapos na yung trabaho dito ni Undying sa baba. So, pupunta na siya dito sa top lane. Well, Ajit nga, sobrang hirap na mag-farm dito sa side, dito sa bottom lane natin. Habang KP naman, maganda pa rin naman yung pinapakita dito sa top lane, but still, CQ ha, nakakuha siya ng decent experience. And also, farm, di na masama for CQ, di ba? Oo, mag-1v1 lang talaga sila sa experience sa top. Parang mas masama pa talaga yung nangyayari dito sa Mineski. Oo naman. Pero ASD got the soul ring dito to sustain his mana. Now, Moon, nabigyan ng Whirling Death, while bottom lane naman, Innocence. Tamang kulit lang dito kay Pai Lai Dai. As Pai Lai Dai, hindi na masyadong nasusuportahan dito si Ajit sa baba. Tama. Talagang yung pressure ng Ium, sobrang grabe. Hindi nila, walang sagot yung Mineski dito sa tri-lane ng Ium. Yes. So, different strategy ng Ium. Ngayon sa game 2, nagwo-work, ha? Nagwo-work. But the TP coming in from Febi. And now, nag-overextend yata dito yung E-Home. Delegado ngayon yung Lion ni Destiny. Mamamatay muna yung Lion. 8 seconds to respond. But the tier 1 bottom tower, konti na lang yung life. Yes. So, malapit na nga. Pero yung rotation dito coming from Febi sa kanyang Magnus, napakaganda naman na bawi for Mineski. Oo. So, hindi na sila logi ngayon. Kasi kanina, E-Home talaga, medyo lamang sila. Medyo lumipat sa Mineski yung gold lead, no? Yes. Pa-shoutout daw sa Kainta Results, kay A. Sagra. Ayan, hello? Shoutout po sa'yo, boss. Hello. Yes, sa mid lane naman still, magkatapat pa rin sila. Oo. Walang rotation coming from the mid lane. Baga farm-farm lang itong dalawang, ano na to? Strength heroes. Heroes, no? Makina versus Bato. Bakal tsaka Bato. Yung naglalaban sa mid lane. Talaga makunat yung dalawang yan. So 2-4-2 pa rin tayo. Top lane KP still farming, but here comes Destiny. The Impale, magkoconnect ba? Nice pata na nga. Kulang pa yung distance, but here comes CQ. Nag-rolling thunder dito. Gumulong. Gumulong ng gumulong. Tamang farm lang, no? Uy! Yung pala yung purpose nun, ipa-farm niya yung neutral camps. Mautak naman pala dito sa CQ. Nagamit niya naman ng okay lang. Pero, ayan, shoutout daw kay Views. But bottom lane, Innocence! On the Undying will fall there. Nabigyan ng mabilis dito. Mineski, medyo nakabawi na dito si Ajit, mga sir. And never end naman, he will try to get yung mga stacks dito. Dami stacks dito eh. Then nag-stack siya dito ni Mimi. Sino ba nag-stack sa si Sinkyu yata kanina? Ayan pa oh. At Sinkyu naman magro-rotate dito sa baba. Pero si Moon will go for the Street Link Dagger dito for the added initiation for the side of Mineski. So ayan. So tamang farming muna dito. Habang yung stacks para kay Never End nakukuha dito ni KP ha. Easy money, no? Di ba may ano tayo, vlog? Anong pinili mo mga skills doon? Yung Illuminate. Mamaya. Out na daw. Hindi pa kasi yun nilalabas eh. Pero Moon, delegado na ako po. Ayan ang Whirling Death. Ayan ang sinasabi natin na Whirling Death by ASD. Napakakatay mga Sir Chakram. Will not connect though, but still, that's a aggressive play para dito kay AST. Pinapasok na niya, no? Tier 1 middle tower nga, nabasag na. Mm-hmm. So, ayun. Tamang bosset lang. Coming from Destiny. Well, Febi naman dito. Meron ba siyang skewer? Let's see. I am Bill. Hello. Hi, Lord. Delegado yata dito si Febi, mga sir. Nakapag-pack ng stick, but there comes the decay. Pero sa side naman ng Rosh Pit, meron naman sila nakakuha doon, will be the Lion. Yes.
So far, di ba ang tagal mo na nagdo-Dota Live? Oo. Anong pinaka-mataas na stacks mo ng finger of death na nakita? Yung charges. Charges, mga 9, 10, mga ganun. Yun yung pinaka-mataas mo? Seryoso ka doon? Kailan lang naman yun, di ba? Na, hindi, matagal na to. Huh? Oo, matagal na kaya to. Alam ko hindi. Ako, pinaka-mataas ko nakita, 30. Grabe. 30. Okay. One hit, delete. Naka-aganims, tapos sobrang late ng cooldown. Ganun pala yun. 30 oh. Stacks ng finger up there. Pero still, itong si Tiny, uy, kala ka may initiation sa mid lane. Pero never end, still farming for his item, magmamadness siya. Mag-ano nga siya, mag-heater type siya dito mga sir. So, mali tayo ng conclusion doon. Kala ko magmamagic type dito yung Luna. Uy, cast daw kayo ulit! Si Idleville. Hello. Oo. Oh, kasi siya yung nakapartner ko dun sa ano nga. Ah, siya pala yun. Oh, shoutout sa'yo. I am Bill. Oo. Mukhang papalitan na ako dito. Oh, hindi ah. Grabe lang. Ka naman. Tier 1 bottom tower nga. Binabasag nga dito ng Ihome. Pero Ihome mel silang magagandang deep wards. Aggressive wards. Dito nga, sa side ng Mineski. Para makita yung locations nila, di ba? Oh, bago lang yung finger. Ito talaga eh. Oh, tagal ng patch yun! Since January pa yun. Hindi, I mean na sa buong ano, Dota. Ah. Diba? Kasi yung pagkakaintindi ko, baliw ka. Pero bottom lane nga dito, fortification, pero still yung tier 1 bottom tower na basag na ng Ihome and Fevi. The reverse polarity is there. Pero here comes ASD on the timber. So, Chakram will not connect. Fevi trying to survive, but here, that's finger. Your finger. Na, naman? Na parang nabingi dun si Pebe, eh, no? Oh, the burst. Grabe naman yun. 5 and 4 pa rin tayo, mga sir. Mineski dito. Still, nasa kanila pa rin naman yung gold lead. Yes. Because si Moon dito, siya yung leading sa ating network chart. Yes, and once nagka-dagger na kasi itong Batrider, pwede na sila mag-initiate, diba? Mm-hmm. Dito sa Ihome. So, oh, pero bago lang talaga. Ah, bago lang talaga. Para sa akin. Sorry. Ayan. So, Vladimir's itong PA, oh. Never end naman. Tama farming lang dito. Yan. So, wapa. Oops. Pag wala naman kayong ginagawa, guys, or pag walang coverage, pwede kayong manood ng stream natin. Ayan, si Easy Peasy, si Alec Only, this Natividad, Light TZ. Yan, advance eh, no? Pero ito nga, KK Sarap. And syempre, sobrang Sir sarap. Mike Torres. Tama. Parang ano lang. Lalang. Ayun, so follow nyo na and like yung pages namin. Maraming salamat po. Yep. And Tiny nga with the Blink Dagger na, mga sir. So added initiation factor for them. As Ajit. Still farming his way out dito sa ating game number 2. Kailangan niya talaga mag-farm ng mag-farm dito. And ito naman yung nabibigay ng Mineski. Dahil itong para nabibigyan nila na enough na space dito si Ajit. Tama. And ngayon na nag-online na dito si Moon, pwedeng-pwede na silang tumimfight na hindi kasama si Ajit with the Blink Dagger. Pero ito, Ihome, ispatan yata si Moon dito. But the quick hex on to Moon, pero may shrine available, but Grimstroke will fall there onto the mid lane, onto the top lane. Pero si KP dito, pinap niya na nga yung Firefly niya. Nasaan yung laso? Hinila sa ESD. Moon, ayan pa nga yung Avalanche, pero makunat dito yung ESD, mga sir. Napakakunat ng Timber. So, Impale will connect, double damage onto Destiny. And now the Hex, burst down dito si Moon with that Whirling Death. Grabe, na-turn out, no, ng Ihome. Pero ito yung return kill nila. Not bad, but still, that's the support for the side of Ihome. Oh, pero ito pa. Naku, si CNQ. Ajit, napakabilis. Tumira, mga sir, and the coup de grace. Double kill for Ajit. Ayun lang. As, yun, napaganda yung trade-off. Yes. And, yun nga, pag nagsama kasi talaga tong Magnus plus the PA, yung Empower, sobrang effective para sa PA in the early. And, building Vladimir's nga dito para sa PA. Medyo maganda. Maganda talaga. Oo. Kasi meron silang Tiny,
Meron din silang Magnus. Ito si Febby, pwede pa siyang mag-build dito ng... pwede siya mag-sustain if he wants, pero pwede rin naman siya mag-damage item, di ba? Yes, and Iho nga with the Timber, so nag-sustain type siya eh, no? Nag-mechanism siya para nga ma-cancel yung damage output dito ng Mineski. Oo. Pero, ayan, Kuyok, Hunter. Mamaya pa mag-stream ako after netong cast natin. Oops. Nice, patan si Ajit dito sa top lane. And lilikuran dito na ngayon ng EOM. Nako, kailangan nyo na mag-back dito, Mineski. Kailangan nyo na mag-DP out. Dahil nandiyan na nga yung Chakram. Febby on the run. Reverse of polarity. Hindi na mapapop dito ni Febby. As he goes down there. 7-7 yung score natin. Mineski, 1K gold din na yung lamang. Oo. Oh. Pero yun nga, medyo maganda yung pick-offs dito ng EOM. 1-1. Phantom Assassin, hindi pa masyado makapag-online. Medyo lang. Oo. So, kailangan pa rin ng Desolator dito para mangwasak ng supports dito ng Iho. Anytime soon. Nag-IT rin. Pero ngayon kasi nasa, ano siya, nasa California na siya ngayon. Wow. Nasa California. Uy, na-ball with the Rolling Thunder. Welcome sa Rolling Thunder. Naispatan si Palaylay. Patay yata dito si Palaylay. Pero na ano pa? Grabe naman yung combo dito ng Mineski without reverse polarity. And now the Avalanche toss combo. Patay yung apat. Three heroes yung namatay dito sa side ng EOM. Naiwasan pa yung Eclipse dito ni Never End. But there goes KST. Chakram will not connect. The turnaround by Ajit. Yung coup de grace para dito kay Ajit. Talagang kumakampi sa kanya si Gaben, eh, no? Na double kill. Binibigyan siya ng coup de grace dito. And first 10 kills nga pala nakuha na ng Mineski dito sa 17 minutes game natin. You know? Check your bets sa loot.bet, guys. And sa mga hindi pa nakakapag-checkout doon, try nyo na rin, di ba? So, ayan. Loot.bet and meron kaming bonus dyan. 100 euros and use the code Lupon. Di ba? So, try nyo na. Parang talagang energetic ka ngayon. Ayun ba? Namasin ko lang. No? Energetic eh, no? Ayun. Energetic ang ating mulay! And maganda nga yung initiation dun sa river for Mineski. So, magiging tuloy-tuloy yung advantage nila. Pero 1K pa lang naman yung lamang nila again sa E-Home. Uy! And ayun na nga, speaking of. Nakabigyan, no? Sobrang dikit ng laban eh, no? Tama. Mapansin mo dito and compared sa game 1. Compared sa game 1, which is one-sided. Luna will go for the BKB na dito, mga sir. As he is the leading onto our network chart. Abang si Ajit naman, meron na siyang Desolator. So, easy pick-off sa mga supports dito ng EOM. But still, Moon, dagger pa lang yung item dito. Abang kaya na nga yung killing potential dito ni Ajit. Oo. Nakapatay dito si Sinkyo yung nabigyan. So, 11 and 10 yung score. Oo. And ito kasing PA, alam naman natin na once nagka-BKB na yan, napakabilis lang na pumasok, mag-jump in sa teamfights. And lalo na kapag nakapag-MKB na siya. Tama. And itong Luna, though magka-BKB siya, mas mabilis kasi yung farming dito ng Phantom Assassin with the Empower. So, mas magiging effective to. Kasi nga, ang Luna medyo squishy siya, di ba? Oo, yun nga yung problema kay Luna. So, kailangan niya ng mga lifesteal items like the MOM nga to survive sa teamfight. Pero, anong gagawin ng MOM mo kung may Phantom Assassin sa kabila? You need more damage diba? Pa, di ba? Tingnan mo yung life niya, 1-2 lang. Mm-hmm. Isang critical lang ni Phantom Assassin, burado agad, di ba? Yes, and ang advantage pa sa Phantom Assassin, yung Phantom Strike. Diba, yung blink na may attack speed bonus. Oo. Yun yung nagpapaimba kay Phantom Assassin eh. Kasi... Tama. Dahil doon sa coup de grace niya, diba? Oo, yung crit chance. Oo. Pero mayroon sa may shrine, may nangyayari dito. Okay. KP. Pero pa siyang Firefly. Uy! The reverse! Polarity! Three heroes of EOM na lockdown dito! And now, Rolling Thunder! Okay. Pero Ajit is there to clean the house. Three heroes. So, sign ng EOM will fall down. KP will fall. But that's a 1-for-4 exchange. Iho, medyo nagkamali yata sila ng kalkulasyon doon. Oo, parang
Masyado silang confident eh. And ito nga Mineski, mabilis yung response nila. Plus Febby with that rev pull. Nakatipan pa si Febby. Pasok na pasok. Grabe diba? Naman on si Febby, no? Oo. Ang lupit ng rev pull na yun ha. Calculated niya. Though wala silang vision. Diba? Wala silang vision dito eh. Grabe naman eh. Now EO. Trying their best para hindi nga makuha Aegis of the Immortal. Pero ang problema nila dito, they are outnumbered. 4 versus 3 ang labanan para dito sa Aegis natin. But nag-respond na nga dito yung Eom. So, hindi na muna magtutuloy dito yung Mineski. Yes, and from that team fight, doon nga sa top shrine ng Mineski, doon sila nagkaroon lalo ng advantage against Eom. Oh, binuman yung ito nga, may attempt. Itong E-Home na makuha yung Aegis. Si Kokontest ba yan? Never yan. Ha? May MOM siya dyan. So, he is silenced. Pero si Q nag-miss yung kanyang swashbuckle. And now, here comes Agit. Grabe yung critical. Grabe, sunod-sunod, no? Oo. Pero ito nga, malapit na. Naku. Naku po. Ayan na nga. Tingnan natin. Jump in. Walang mga jump in. Never end yung makakakuha na Aegis of the Immortal. Asimuna, patay. Not Twilight Day. Naku, delikado na. Finger of death dito. Two heroes down sa side ng Mineski. Ayun lang. The Aegis, no? Plus two kills para sa E-Home. Hindi nila na-contest, no? Kasi nga, wala pa dito ang ref ball yung Magnus. Oo, oh, and now, naku, delikado pa dito si KP. Kailangan niya mag-ingat dito. Tamang sticking na yung pound lang. Pero hindi niya alam, nandito yung Lion sa likuran. Pero nandiyan na din si Agit. Hintayin natin yung jump in ni Agit, mga sir, with the blur. Tingnan natin sino Destiny. Yung target. Sino yung target? Pero wala. Wala. Nakatakbo na. Sayang naman. Kaya nila yun. So, AST will TP out dito sa anyang base. So, going for Vanguard, no? Potentially, yes. Crimson Sustain Guard. Sustain type. Hindi siya yung Yule Scepter plus the Lotus Orb. Kasi nga, dito, yung Mineski, mas maganda yung initiation nila eh. Tama doon. Kumbaga. So, merong spam skills itong Mineski. Meron. So, ito yung ating instant replay for that play. Napakaganda ng ating laban. Kita nyo naman yun, no? Ayos play, mga sir. The counter play! Diba? Napakaganda. Pasok na pasok. Yung skewer in sa second tower. Grabe naman yun, no? Pero patay nga dito si Innocence. Agit with that stifling dagger. And now buyback onto the undying. Pero BKB has been popped onto Never End. Double lasso. Grabe naman yun. Agit dito, pinapatay si Never End. Delegado ngayon yung Luna. Mamamatay ba si Luna dito? Aegis has been popped. Tombstone din, nabigyan na. And Agit magbiblink out lang sa anyang kampi dito. Kinakite lang nila yung Eom. As Innocence, naiwan na nga. Iniwan na ng boost. Iniwan na ng service doon. Pero ngayon si ASD naman, sumunod sa hukay, mga sir. Pampik niya! Grabe. Pinapampik yung ano, yung reverse polarity. Grabe naman to si Baby. Ginagawang bata, no? And Mineski, napakaganda ng counter initiation nila against dito sa Eom. Yung Aegis, hindi masyadong nagamit dito ng Eom, no? Partida yun. Advantage grabe yun. Naman. 19 and 14 tayo, Mineski. Grabe naman si Agit dito. Oo, yung Phantom Assassin na. Ito na yung pag-online ng Phantom Assassin ni Agit. Meron na kasi siyang BKB eh, no, Lai? Oo, at saka kahit kasi mag-BKB itong si Luna, papasok pa rin, di ba? Yung normal attacks dito ni Phantom Assassin. Tama ka dyan. And now, BKB TP out. Makaligtas ba? Uy, yun lang, di na-reverse, sayang. Pero Twilight Die plus KP will secure the kill doon kay Sinkyu dito sa top lane natin. Si Sinkyu na parang hindi ko siya ramdam dito sa game na to. So parang game 1, yun nga. Game 1, ganyan pa rin pick niya, no? Di rin natin Fingers ramdam. Fingers nila eh, diba? And now, Agit! Ayun, pa. Na-hack siya dito, but still, wala pa rin enough na damage para ma-burst down dito si Agit. Grabe, grabe itong mag-carry si Agit. Bayad na bayad, no? Bayad na bayad, par. Bayad na bayad yung Desolator BKB niya dito. Going for Abyssal Blade na itong si Agit, mga sir. Oo, for Luna, talagang easy kill yun. Kaya niya makasolo kill yun, di ba? Oo. Yun, no? Grabe naman yung critical doon, 1-2.
Parang yung ano, utang mo sa Bombay eh. Pati yun, napasok pa yun. Tier 2, bottom tower, nabasag na nga. And here comes Mineski. Walang Aegis advantage para sa kanila. Oh, pero aggressive sila. Kasi confident sila, nasa kanila yung advantage. Plus yung map control. Nasa kanila talaga. And 5k gold lead. Gagawin ng Iho. Uy, Dalaso! Si Innocence dito, the Finger of Death, number 7, pero here comes the reverse polarity on to Sinkyu. Delegado, si Ajit, but still, he survived. Sinkyu, the Rolling Thunder daw, lalaban na si ESC dito, pero nandiyan yung Sofine. Hindi makagalaw si Sinkyu, mga sir. What a counter pick for this Pangolier. Kanina nga, na-counter ng Coil, ngayon naman, Soulbind. Yung pang-counter dito ng Mineski. Grabe yung drafting and yung play dito ng Mineski. Talagang nag-work against dito sa E-Home Chinese team. Grabe, no? Rider ni KP, no? Double lasso kanina, no? Oh. Tapos ngayon, ngayon naman, na-lasso niya doon si Innocence. Oo. Oh. Nag-buyback ba? Hindi naman nag-buyback. Pero tingnan natin, mapapabuyback yata ulit. Innocence, kumukulit na naman. Pepe, nasa side lanes. Nice patan siya dito. But ESD, naabol si Ajit. Wala pa nagkapatay. Naglapag na nga ng tombstone si Innocence na upo. Dito na makikita na yung EOM talagang kabado na, mga sir. Tama. Naglapag ng tombstone yung undying. Kinakabahan na po ang EOM. Yes. Dito sa ating Southeast Asia team. So, never end. Tamang farming pa rin siya dyan. Meron na nga siyang Manta style. Group stage pa lang po. Group diba? Stage pa lang po. Group stage, yes, pa lang Toms. Po. Ayan. And ito nga ay Group B. Group B itong matchup na to. So, going for Butterfly itong si Luna. May mali. Ayan. Ba yun? Nag-sure-sure lang. Yeah, parang KS lang. Ayan. Hindi, group ano? Group C? Group C. Sorry naman, tao lang. Group C. Para lang nagtetest dyan. Group A, C, B, C, D. Oh, multiple choice. Multiple I love choice. Multiple choice. Pero true or false yung pinagustuwa. True or false. 22-14 yung score. 4K yung laman para na Mineski. Kang choice. Innocence. Nice patan. There comes the bash. There comes the crit. Innocence will fall. Pero tamang scout lang si KP dito. Yes. Makakaligtas yung Lion, but the undying patay dito ng 24 seconds. Yes. So good pick off again for Mineski. Kahit support lang yan kasi magtutuloy-tuloy yung advantage talaga nila eh. ESD. Crimson Guard na nga dito. Pero ang tanong, enough ba yan para sa damage output dito ng Phantom Assassin? Oo. Oh. Skull Basher na. Nakakatakot to. Oo. Plus, pag nagtuloy-tuloy pa yan ang Abyssal, no? Oo. Auto GG talaga, mga sir. And now, Mineski. Hinihintay na nga lang yata nila yung next Roshan dito. Oo. Oh. Mga ipupush na nila itong top tower, no? Yan na lang natitira ang tier 1, eh. Ay, tier 2, eh, no? Mm-hmm. Yung outer tower, yan na lang natitira. Grabe ka naman dun, Toms. Buti ka pa. Char. Yun, no? Joke lang. Iigalik si Toms yan. AG light, AG. Oh, AG pa rin. Anytime. Butterfly na dito yung Luna. Medyo mabilis din yung farming ng Luna. Pero in terms of team fights kasi, mas nagba-bounce effective talaga kasi. Yung Phantom Assassin. Oh, nag-bounce po. Yung mga tira, nag-bounce. Tapos tingnan natin. Sinkyu dito, Rolling Thunder. Pero tama push na dito eh. Delegado na yun. Lagay dito ng iyong mga sir. 23 and 14. I-score natin. And may 4K yung kalamaan. May 4K na yung kalamaan ng Mineski. But still, di pa naman mataas. Pero yung aggressiveness dito ng Mineski. Napakaganda. Napakaganda eh. No? 1 and 42 minutes nga for the Roshan natin. And ito si Undying natin. Pero ayun nga, wala ng fortification na itong E-Home. Gagawin ng Mineski. Whoops! May na-hex dito! Na-hex si Tiny ni Moon, but Ajit, the damage destiny will fall down muna man, Delegado, for the side of Mineski. But there goes the reverse polarity, Femi doing it again, big time.
on the group stage. Ajit, there goes the Greaves. Hindi nga siya makakapatay doon. And now, delikado pa nga dito yung Phantom Assassin. Yun lang. Nabigyan si Ajit doon, Febi. Oh. Shadow Blade. Para makatakas. Walang follow-up, no? Oh, ang ganda sana ng rifle na yun, yung setup na yun. Yun nga lang, meron ditong sustain. Yung ihong, the Greaves. Oh, wait. Bulis ng kamay. Pero nice patang pa rin siya dyan with the Yoseptor. And now, Febi will fall. Yun lang. Finally, itong E-Home, nanalo sila sa teamfight. Oo, yeah. Walang follow-up. Ang gandang reverse polarity noon. Yes, and nasa frontline kasi itong Tiny. So, nasalo niya lahat ng Lucent Beam. I mean, yung beams coming from the Eclipse. Dito. Kinain niya, no? Oo, yung burst. You know, ang hirap ng patayin dito ng Luna. May butterfly na. Wala pang MKB. Oh. And also going for satanic. Oo. I mean, going for satanic siya. Oh, napakahirap patayin nito. Napakahirap i-burst down nito. Lalo na pag may Timberson na gumugulo. Tama. Sa team fight. Tingin mo naman yung bounce ng ano, Glaive. So, bilis. Mm-hmm. Lalo na pag nagdikit tong Mineski sa team fight, mahirap yun. Kailangan daw ng Ghost Scepter ng Lion. Tama. Para hindi siya agad ma-pick off ng Dino. Kailangan niya ng defensive items. So, ayan. Net worth naman. Uy! Lamang na itong Luna. Mabilis din kasi mag-farm to eh. Di ba? Yung bounce. Yung Moon Glaive. Moon Glaive. Kasi lagi kanina parang gas. Siyempre naman, Rainstorm. Wow. Ayan talaga. Sipag, no? Makikita niyo na lang. Magpe-play by play na yan. Baka. Asa. Hindi ko kaya yun. Pero ito nga, Sir Mike plays every Sunday, guys. Ayan, oh. Sumusulpot na naman yung bulaga. Sino yung gumawa niyan? Lupet, si Mau, no? Si Mau. Galing, oh. Ayan. So, Sir Mike plays every Sunday. Mga fanboys dyan, oh. Fangirls. So, watch him. Sa Sunday. Yan, oh. Every Sunday. Tuloy, grabe yung in-improve ni Sir Mike, eh, no? And E-Home, nakuha nila. Ito nga, back to the ball game. Ayan, so, less than 1K. Napunta na sa kanila yung lamang. Pero, ayan nga. Mineski, medyo play safe na sila ngayon. Oo, alam na nila na may comeback potential na itong Iom. Dahil nga, medyo lumalaki na yung kalabangan dito ng Luna. Oo, okay. In terms of, oy! Avalanche! Destiny! Ako, delikado. Na Lion. Patay si Lion dito. Nagawa niya kaya ito? Nagdi-deepin na eh, no? Solo push, gano'n. Nag-i-split push. And now, the smoke of deceit for si the Destiny. Side of Mineski. Naispatan yung Luna dito sa mid lane. Ang tanong, mababurst down ba nila ito na mabilisan? Ajit with tama, the empower. Uy, magpapakita dito si ASD. Naispatan na nga siya dyan. And now, the knockback. That's the reverse polarity. Patay si ASD dito. Na abyssal blade pa bago mamatay. Grabe, no? And now, may nalaso pa. Pero nalaso rin siya. Oo, with the Lotus Orb. Yun lang. And now, Rolling Thunder by Sinkyu. Meron pang, Grabe. The Innocence. The pick-offs are real for the side of Mineski. Oh, yun lang. Medyo mali yung positioning dito ng Ihong. Di nila na-anticipate, no? Na itong ang Mineski, kaya nilang bumawi ng magandang initiation. Oo. And now, Roshan. Kinukuha na ng Mineski dito. Ito na yung inintay nila para makapag-push na sila ng high ground. Tama. The Roshan. Pag nakuha na to, medyo mahirap na. Si Moon. Tamang kuha lang. Pag buybacks committed by Innocence. Here comes Never End with the Eclipse. Dito sa front lines. Febi, the skewer out. Yung Aegis, yung Roshan, hindi pa patay. Sino makakakuha? Ajit. Nakuha yung Aegis. Never End. The Abyssal Blade is there. Pero Ajit, nakakulong siya dito sa Rosh Pit. Na yung Scepter pa nga, kinakain nila dito yung Phantom Assassin, pero nag-buyback. Na-force nila mag-buyback yung two supports ng Eom. Yes, and napakaganda ng micro na ginawa doon ni Ajit. Lumabas siya ng Rosh Pit, pero nakuha niya pabalik yung itong Aegis. The snatch is real. Parang sa kiyapo lang. So, ayan. Bumalik, no? Yung advantage sa Mineski. 3K gold lead. Oo, delikado to for them. Meron ng Aegis, meron pang cheese. Si Phantom Assassin dito ni Ajit. Meron pang DD. Tama. Napaka-delikado. Napakasakit yan. Oo, pasakit. Nakalilig
Grabe ka naman dun, Toms. Thanks. Lotus Orb for the Timbersaw and MKB naman for the Phantom Assassin. Ito na yung winning potential dito na Mineski. Yung item, no? Yung mga items dito ni Phantom Assassin. Napakasakit nga. Daming items. And now, the smoke. Ito na nga. They will go for the GG push. Char. Grabe, 300. Plus 300 yung damage. Oh, sakit yan, par. Burado ka yan. Ayan na. Ayan na nga yung last one dito. ESD hindi nakapag-fuck ng Lotus Orb. And now, the Abyssal Blade. First down si ESD dito with the damage coming from Adjit dito. Grabe. Wala grabe. Siyang buyback. Grabe. Ay. Wala kang buyback. Yes. And basag na. Baba. Pero, yung scepter. Here comes the Finger of Death. The first down is real. May Aegis of the Immortal naman dito si Adjit. So no problem for him. Yung problema dito, walang ultimate sa itong Tio. Wala na silang Finger. Wala na silang Eclipse. Wala lahat. Wala na rin Rolling Thunder. Sa Flesh Golem. Oo, Flesh Golem. Yun lang. Kaso, there. Oh, wala Flesh naman masyadong Golem, magagawa yun, oh. Diba? So, they will go for the Shrine. Shrine muna shrine. Dito. Maeneski. 29 and 17. Tama. Tama yung hula ko kanina eh. Kasi nag-usap kami ni Boss Cards. Sabi ko, mukhang 2-0 to, pero maglalaban yung Ihong. Oo, oh, papalag-palag naman. Papalag. Lakas na Mineski yun. Oo, tama. Ito, kumbaga, ito yung pinaka magandang roster nila sa buong run ng Mineski. And ito na yung bawi nila, syempre. Tama. Vessel for the Grimstroke. So, we will see. Magre-respond na dito yung Timbersaw. Muna man, tamang abang lang. Abangers. Abangers dito si Tiny. PKB naman for KP. Naku po, paano mo pipigilan to? Oh. Pag pumasok na, naka-BKB na, hindi mo na agad-agad ma-hex, ma-disable. Tama. Pero iyong wala silang Finger dito. Oo, oh, wala pa Finger. Wala pa agad yung Scepter, hindi pa mabilis puminger. Dito si Lion, yung cooldown. Oo, pero mabilis lang yan. Oo. Sakto lang. Cooldown dependent kasi yung ano, yung Finger of them. So, generation for KP. Highlight die. Tamang abang lang din dito. Ayan yung Stroke of Fate. Ayan. So, 6K gold dit para sa Mineski. And still, gusto na lang makontrol pa rin itong map. Oo. Talagang kinukuha lang nila resources dito ng Iume, no? Ganyan talaga yung mga pro teams natin. Dahil, alam naman nila na may comeback potential pa yung kalaban nila, eh. Which is yung Iume. MKB din for Never End. So, it's all or nothing for the side of EOM dito. But here comes KP with the lasso. But the Lotus Orb, na-hex nga dito si Adjit. Nandiyan pa yung Lucy Beam. The burst down! Finger of Death is real. But Adjit got the buyback. Pero patay dito si KP. Yun na nga na, pinag-uusapan pa lang natin na kayang kumabak ng EOM. Nakakita natin. Na-execute na lang. Pailay die. Will be die. Meron pang kasamang Paul, meron pang Gem of True Sight. Napakaganda ng bawi dito ng Ihong, the counter initiation para nga ma-defend itong base nila. And the three heroes down para sa Mineski. Bumabawi and pumapalag itong Ihong. Kanina from 6K gold lead dito sa Mineski, napunta na lang sa 1K. Oo. So, medyo maganda na rin yung nangyayari dito para kay Luna, no? Tama. Eh, shoutout kay Toms. Ayan. Ayan po yung mga items natin, mga sir. Ayan. Diba? Napakaganda ng mga items. Ang galing. Amazing. Amazing nga. Nakaaga pa yung Lion. Oo, mas mabilis yun. Pag nakaaga na yung... mabilis yung cooldown. Yung Lion, oh, mabilis yung cooldown. Plus, yung AOE, no? Oh, AOE na Finger. Finger. Samahan mo pa ng talent niya na AOE Hex. Oo. Diba? Grabe, no? Napakasakit nun. So, tingnan natin, yung nakakabawi na sila dito. Because of the Luna ni Never End. Hindi sumusuko itong si Never End. Oo. Napakalaki na ng impact niya ngayon eh. Against sa PA. Tama. And Adjit naman dito, bumili ng libro para makahabol sa experience dito ng Luna. Oo.
Di pa nga level 25 itong si Ajit. Pero I think magkamali lang again itong Mineski sa team fight. Ihom will take this game too. Tama. Kasi mahirap na rin ma-shutdown tong Luna with the Satanic. Diba? Oo, yun na nga yung problema dito. Tama. And yung charges ng BKB din ng Phantom Assassin, 5 seconds. 7 seconds pa pala. Wow, surprisingly. Oo. Hindi niya masyado napapop. Bigla ako dito. Especially kanina, ito, sa top lane, hindi niya napop. Na-lockdown siya. Ito si Luna, 5 seconds na lang yung BKB niya. Oh, yun naman yung downside. Oh, downside. Pero here comes Mineski dito. Nasaan yung lasso? KP. Ay, nice. Patan! Sino to mga sir? Patay with that crit. 1-7. Delete. Innocence will fall down. Here comes Sinq. May Gem of True Sight na nakalapag sa ground. Pero kino-control lang. Pinapahiwalay dito ng Mineski yung kampe ng Eom. Never wala. End na Urn of Shadows. Here comes the Lotus Orb. Nandiyan pa si ASD. Pumasok na dito. Back nandiyan yung Abyssal Blade. The Hex coming from Destiny. ASD. Here comes the Eclipse. This. Uy! Delikado na pag-pop! Nakikipin na the reverse! The turnaround by Mineski. But still, Ajit will fall there. Auto-buyback for him. Pylander will fall. Buyback 2. Pero Ajit, delikado na naman. Triple kill for Never End. It's a disaster for the side of Mineski. As Moon will also die with that Finger of Death. 30 and 24 yung score. Ehome! Nakambak, no? Nakambak pa nga mga bossing. Ayun lang. Pero ASD mamamatay muna dito with that lasso. Oh, pero may buyback siya. Buyback. Never End is doing it. Here comes the skewer in. Dito ko kay in Destiny. Pero wala pa rin damage itong Mineski. Pero mapapatay yung Lion. Grabe yung bounce. Ihom. Naku. Nasasaktan na yung tier 4. Oo. Oh, grabe yung bounce, no? Oops. Moon. The toss back. Uy! Uy! The silence! Lang, kinulang yung ano. Kinulang yung skewer. Oh, pero may sustain. Coming from the Graves. Kinulang yung skewer ni Febi doon. Oh, sayang. Pasok sana. No? Pasok sana sa well. And now, delegado pa nga iyong dito as God. Never End. Hindi siya mapatay na side ng Mineski. KP naman, ginagawa niya yung lahat para makontrol ito side ng iyong para hindi nila makuha yung tier 4. Pero still, iyong Never End, buhay na buhay. Yun lang. And they will go for the GG push iyong dito. KP, pumasok. Pero here comes the Lucent Beam. Unstoppable for Never End. And fortification. Pinap na dito na Mineski para ma-delay yung pag-push. Pero Never End na pag-pop ng BKB Plus na Satanic. Papay nga yung Ancient. As EO will get the game number 2. Meron pa tayo game number 3. Napakainit ng laban. Grabe sayang naman. Oo, pero comeback is real. Para nga dito sa e-home. Napakaganda yan. No? Yung Luna, nakapag-farm ng maayos. MKB, Satanic, napakaganda ng item choice niya against dito sa PA. And PA nga, na-shutdown. Walang buyback. And yun na nga. Naloko na. Nayari na. Nayari na. Pero sabi ko. Nayari na. Dapat mayari. E-home. Ang ganda eh, no? Nalugi sila in the early game. Pero yung comeback dito, Never End with that Luna. Napakaganda nang nangyari para sa kanila. So game 2. Nabate. Ayan. So magbabalik tayo dito sa Lupon WXC for our game number 3 of this nice series. So Mineski versus Eom, napakainit na laban. Salamat. May game 3 pa. Game 3 pa. 1-1 na. 1-1 na. So ayan, wag kayong maalis, guys. And we will be right back.